Guys, welcome to my vlog. Na ito po yung pinakauna kong tutorial vlog. So sana makatulong po itong video na to sa pagse-set up ng inyong mga motor. Please click the subscribe button down there and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pong mga videos na i-upload, mga tutorials and syempre mga adventure, mga trails, mga i-share ko po dito sa about sa aking motor. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pagtutono ng inyong mga karburador. Marami sa atin ang namumroblema sa pagtutono ng karburador, lalo na mga mahihilig sa motor at gusto ng DIY. Gusto nila sila ang gagawa, magkulikot. Sa karburador, dito nakasalalay ang power ng ating makina. Kahit kargado ang inyong mga makina, o nabili at naikabit nyo na ang mga aftermarket parts, pero hindi natuno ang karburador ninyo, mahina pa rin ito at gagasto lang sa gasolina. Ang tanong, madali lang ba magtono ng karburador? Hindi po, dahil kailangan muna natin malaman ang mga parts ng karburador at sistema kung paano ito gumagana. At para makuha ang tamang tono ng ating karburador, kailangan natin ng tae, or yung tinatawag nilang trial and error. Samahan na rin ng common sense, konting imagination, at higit sa lahat mahabang pasensya. Madaming factors ang nakakaapekto sa tono ng ating karburador. Ang pinaka-common ay ang altitude at temperature. So ano nga ba ang parts and basic components ng karburador natin? Okay guys, meron tayo dito ngayong carburetor 30mm, kaso flat slide lang, pero pareha din naman to sa mga ibang klase ng carburetor. I-determine lang natin ang mga parts, or i-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga parts ng carburetor at ang functions nito. So nakikita nyo dito na side, meron tayong idle screw or idle speed screw, or yung tinatawag nating minor. Kung tataasan mo ang minor, pipihit mo to clockwise. Kung bababaan mo naman, pipihit mo counterclockwise. Itong isa naman na nakalubog, ito ang tinatawag nating idle mixture screw or hangin. Pag ito pinihit nyo pa-clockwise, ibig sabihin bumabawas ka ng hangin. Kung ipinipihit mo naman counterclockwise, dumadagdag ka ng hangin. So yun yung function niya. Mamaya ay i-explain ko kung kailan ito gumagana. And dito naman sa harap, makikita nyo, ito yung connection niya nitong idle mixture screw. Connected siya dito. Bali siya ang nagtatabon ng butas na to. So pag sinirado mo, sinirado clockwise, ibig sabihin sinisirado mo ito. So hindi siya nakakasuyop ng hangin. So more on reach, kasi puros gasolina ang masuyop niya, less lang ang hangin. So kung ipipihit mo naman counterclockwise, magbubukas ito, yung nakaharang niya nandun sa loob. Magbubukas yan, so magpapapasok ka ng hangin na para i-mix doon sa fuel na pumapasok dito. Ito, pumapasok dito. I-explain ko mamaya kung kailan yung gumagana. So dito naman, dalawa ang klase nito. Kung ang idle mixture screw is naka-position dito sa may bunganga banda, bunganga side, ibig sabihin, ito ay air screw. Air screw, pag binuksan mo, mas maraming hangin. Pag sinirado, mas konti ang hangin, mas rich. Kung i-open, mas lean. Kapag ka naman itong idle mixture screw is naka-position dito na side, dito sa may
manifold na side, lampas dito sa piston. Ito ay fuel screw. Kung dito siya nakaposisyon, ipipihit mo pa open, nagre-reach ang mixture. Pag pinihit mo man pasarado, ibig sabihin, naglilin ang mixture. Kabaliktaran dito. Usually, ang nakikita natin nandito. Ito naman ang choke. Pag cold start, kailangan natin ng mas maraming gasolina para mapaandar ang makina kasi malamig pa. So, kailangan natin i-choke or ihilain to pataas para mas maraming gasolina ang papasok para mas padali mapaandar ang motor. So, buksan na natin. So, ito na. Ito ang spring. So, ito ang tinatawag natin na slide cutaway or slide or piston na tinatawag. Ito siya ang dito nakakonect ang cable. Kapag pinipihit natin, ito siya ang tumataas. Pag pinihit natin, ganyan, tumataas ito. So, yan. Yan yung purpose niya. So, dito naman sa slide cutaway na to, meron siyang needle. Iba din ang function nito. Jet needle. Ayan. Jet needle. Oh my God. Ayan. So, sa jet needle, meron tayong adjustan din dito. Ayan. Mamaya, i-explain ko kung paano gamitin. Ayan. So, tara. Buksan natin. Na. So, ito ang tinatawag natin na float bowl or float chamber. Bali dito na i-store ang fuel natin para may masuyop ang ating carburetor. Dito naman sa loob ng carb natin, meron tayong tinatawag na float. Ito yung float. Ito yung nagko-control ng pasok ng gasolina. Dito dumadaan yung gasolina, hose galing sa tanke, papunta dito, papasok, at dito lalabas. Yan. Kaso, dito sa butas na to, merong nakaharang na needle valve. Itong needle valve, yan siya ang nagsisilyo or nagsasarado, nagtatabo or tinatabunan niya ang butas ang daanan ng gasolina papasok. Kapag ang bowl napupuno, ito, napupuno, tumataas ang level, itong floater or float, tumataas. At kapag tumaas ito, habang tumataas ito, nagsasarado itong needle valve. Yan. Hanggang sa maabot niya ang desired level ng gasolina sa float bowl, sisirado ito. Sirado to. So, ano ba ang itsura ng needle valve? So, kunin natin. Up, yeah. So, ito ang itsura na needle valve. Yan. So, ito siya ang nagtatabon dito. Ito dito. Dito naman, ito yung pilot jet. Ito naman yung main jet. At ito yung fuel atomizer or needle jet. So, magkaiba po ang jet needle sa needle jet. Ito po ang tinatawag na jet needle. Ito ang needle jet. I-discuss natin kung ano ang function nila mamaya pagkatapos. So ngayon, ito lang naman ang components ng ating carburetor. Meron din sa loob dito ang tinatawag nating spray nozzle. Ayan, ito. Ito ang nozzle. So, explain natin kung ano ang function ng bawat parts na ito. May tatlong adjustable circuit ang ating carburetor. Ito ay ang pilot jet or slow jet, jet needle, at main jet. Ang mga circuit na ito ay may mga overlapping. Ibig sabihin,
kapag may in-adjust na isang circuit, may maapektuhang ibang mga circuit. Kaya medyo komplikado ang pagtutono ng karburador kapag may load na ang makina o nagpalit na ng ibang carb. Kung stuck lahat, pati carb, pihit-pihit lang, solve na. Ang pilot jet o slow jet, makikita nyo na pinakamataas na epekto niya is nasa idle. Habang tumataas ang pihit mo papuntang 1/4, is pababa din ang pababa ang epekto. Pagdating naman ng 1/4 throttle hanggang 3/4, ang jet needle naman ang gumagana. Jet needle. Ito, jet needle clip position. Ito. Ang jet needle naman ay gumagana simula 1/4 hanggang 3/4 throttle response. So nakikita nyo from 1/4 papuntang 3/4, tumataas siya kapag may hesitation o bog ang RPM sa 1/4 to 3/4 range. Ibig sabihin, kailangan mag-adjust sa jet needle or sa clip position ng jet needle. Clip position, ito na yan. Jet needle. Yan, ito ang jet needle. Ito yung clip position. Yan. Meron tayong from 1, 2, 3, 4, 5. Ang pinakababa, yan yung pinaka-rich mixture. Mas rich ang baba. So, ang standard nito is number 3. Nandito sa number 3. So, kung may problema ka dito sa from 1/4 throttle, yan. Pag may problema ka sa 1/4 throttle, hanggang dito sa 3/4 throttle, na parang bumuburo, nagaburo. Nagaburo from 1/4 hanggang 3/4. Ibig sabihin, ang may problema is itong clip position. Ito. Yan. So, pag nagaburo siya, may parang nag-ubo-ubo, mabigat ang andar, ibig sabihin, rich ang mixture niyan. So, babawasan mo. From gitna, aakyat ka papunta sa number 4. Ito sa number 4. And this, subukan mo naman kung meron pa rin yung buro na yun. At kung parang short naman siya sa gasolina, ibaba mo lang itong clip position niya. So, ang epekto niya from 1/4 papunta sa 3/4. Yan. Nandito yung epekto. Yan. So, next is ang needle taper naman. Ito ang needle taper. So, ano ang needle taper? Ito ang needle taper. Yan. From dito, makikita nyo, mataba siya. Paliit ng paliit dito. So, ang purpose kasi niyan, ayun natin dito. Yan ha. Pag pinihit mo yan, makikita natin ang needle. Ayan yung needle. Pag pinihit mo, maliit pa lang ang opening, tinatabunan niya rin ang daanan ng gasolina. Taba siya habang pinipihit mo, palaki ng palaki ang butas, palaki din ng palaki ang paliit din ng paliit ang jet needle para sakto ang timpla ng hangin at gasolina. Ayan. Iyan yung taper. Ayan. Ayan. So, ang epekto niya from 1/4 papunta hanggang sa full throttle. Ayan. Yung ibang ginagawa nila, pinaputulan nila ang ito para mas mag-reach ang mixture. Ang main jet naman ay gumagana simula 3/4 throttle hanggang full throttle. So, pinakamataas na epekto niya is nasa full throttle or wide open throttle. Ayan. So, kapag may hesitation or palyado sa range na ito, ibig sabihin main jet na ang kailangang palitan.